Okay, so definition muna tayo ng terms ng pullback tsaka market structure. So ano sa tingin yung importance ng pullbacks and market structure? Welcome again sa live ko. Recorded to and it will be uploaded sa YouTube. So see you then doon. Kung may comment kayo and confusion kayo sa pullbacks tsaka market structure, then this is the right time para itanong mo siya. Okay, so para saan ang pullbacks and market structure? Sa tingin nyo? Okay, malaman sa entry. What else? For entry, retest, pullback. Okay. To create liquidity coach para makagalaw si market. Pwede, pwede. Para makabili ka ulit, okay, sa discounted price. Para maging balance yung market. Yung iba, hindi ko nakikita dito sa screen yung comments nyo, pero nakikita ko dito sa mobile. Para maging balance yung market. Okay. Reversal. So, sige. Correct. Correct lahat ng sinabi nyo. Okay? That's why pag magte-trade tayo, hindi natin hinahabol si market sa dulo niya ng pump or ng dump. That's because meron siyang pullback na mangyayari. May kailangan siyang balikan. Gusto mo yun? Binabalikan. So, dito sa structure na to, makinig kayo mabuti kasi sobrang ano to, confusing. Pag nalaman mo yung pullback per candle and iba yung pullback per structure. Okay? So, mauna muna tayo sa pullback per candle. So, dahil ito downtrend, mag-example ako agad ah. Example downtrend. Ang hahanapin mo dyan is yung master candle mo sa, kunin ko muna ito ah, yung pinaka-high. Ang master candle mo is yung pinaka-low. Okay? Let's say for example, ito. Yan na yung high, tapos itong high nito, itong candle na to na green. Okay? Nalagpasan itong color green na to. Pullback na yan per candle. Okay? Take note ha, per candle to. So next, pullback na to. Bumaba ulit yung red. Makikita nyo na yung taas ng red, hindi siya nalagpasan, so lilipat ka sa next candle, which is ditong candle ulit. And itong candle na to, nalagpasan na to, so which is another pullback na naman. Take note, nasa taas tayo naghahanap ng pullback. Kailangan malagpasan yung previous high ng candle. So itong high na to, hindi nalagpasan. Okay, move tayo dito sa candle na to, hindi rin nalagpasan. Move tayo dito sa candle na to and ayan, nalagpasan siya. So dito sa structure na to, mapapansin nyo na ito yung candle natin, yung master candle. And nalagpasan siya nito, buong to. Kukunin mo yung highest, ito yung highest niya. Yan, kasi pullback na yan as a whole. Okay, so for sure may pullback din dito, ito nalagpasan to. Pero ito na yung kukunin mo, highest. Kasi ang hinahanap natin, pullback ng downtrend. So, nakakasunod. This is per candle pullback ha. Baka manibago kayo pag pinakita ko sa inyo yung structure pullback. Next, yung high nito, hindi pa rin nabibreak. Move tayo dito. Yung high nito, hindi pa rin nabibreak. Then, ito, yung high nito is nabreak. Okay, so pullback natin to. So, yan yung pullback sa per candle. Copy. Take note, this is per candle.
pag per structure to, mag-iiba yung pullbacks nito pag per structure. So, i-explain ko yung per structure na pullback. So, ang per structure na pullback, ang kukunin mo is yung wait lang. Hanap tayo ng ibang sol. Ayan. Ang per structure na pullback, ang kukunin mo is yung last low candle. Yung pinaka bumaba. Okay? So, let's say for example, ito yung kanina. And may pullback siya per candle, which is ito nga. Sa pullback per structure, hindi to pullback kasi inside bar lang yan. Okay? Inside bar lang yan. So, ito dapat yung magiging master candle natin. So, lipat natin dito. Ngayon, itong candle na to, na-break ba yung high niya or hindi? Answer me. Hindi, okay. So, mumove ka ulit sa pinaka-low. Hindi mo na dadaanan itong dalawang candle na to. Kasi inside lang ulit yan ang candle na to. So, ang next low niya is, hindi na to, ito. Okay, ito yung pinaka-low. And, dito, na-break yung high niya. So, ang pullback niya is itong high. Okay? And, yung pinaka-low niya is ito na. So, tingnan niyo yung structure ng pullback nito. Ganito lang siya. Yan. Okay? By knowing this, nakaligtas ka sa internal na pangyayari. Or kung dyan ka man magte-trade sa loob niyan, malalaman mo na nasa internal ka or inside structure. Okay? Copy? So, lahat ng nangyayari dito, dito sa loob ng candle na to, hanggang na-break yung low niya, dito, lahat ng nangyayari dito is internal structure. Hahanapin mo lang ulit yung next master candle sa pinakababa, which is ito. Okay? So, na-break ulit yung high niya, tapos within this area, kailangan mo makuha yung pinaka-high. Ito yon. Tapos, dito sa loob na to, may mga pullbacks dyan, pero hindi mo papansinin bakit. Kasi kailangan ito na yung next na ma-break niya, which is nandito. So, itutuloy ko yung structure. One, two, three, four, five, okay, yan na yung clean market structure niya. Any question dito? Any question? Sa downtrend to na pullback, ang hahanapin mo is yung kailangan talaga mauna niya ma-break is yung high. Doon kasi yung basehan. Sa loob ng internal structure, yes, mga liquidity siya sa higher time frame. Pero take note dito sa circle na to, pag bumaba ka dyan sa 15 minutes, may structure dyan, may pullback din siya na up and down. May pullback din na nangyayari dito sa loob niyan. Okay, okay. So, every pullback is post yung pagbaba. Doon na tayo papasok sa market structure. Take note ha, itong market structure na to is for basic to. Yan. Lahat nung nandito, yan. Ibig sabihin, structure yan na na-break the market. Yes, break of structure siya. Pero itong break of structure na to, invalid to para sa mga nag-a-advance. As long as si market nagke-create siya ng another low or binibreak niya yung previous structure na low na to, which is familiar naman kayo dito, higher lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, okay? Valid na to for basic. Pero hindi to valid for advance. Okay? Kasi ang advance ganito ang itsura ng structure niya. Down,
liquidity or inducement, down ulit, tapos sweep. Ito pa lang yung valid pullback niya. Or chok. Chok tuloy. Boss. Yan pa lang yung valid boss niya. Nagre-record siya ng liquidity sweep para maging valid yung break of structure, which is para to sa advance. So kung imamark, so kung imamark mo yung pullback nitong market na to, which is yung sol, hindi kaya pinakitaan ng advance. Ang pinakita niya sa iyo is basic, which is yung lower low tsaka lower high. Okay? Clear ba kung paano kinukuha yung pullback? Magkaiba yung per candle at saka per structure. So, punta naman tayo sa side ng uptrend. Okay, let's say dito. 1 hour tayo. Ang gagawin ko dito is pullback per candle. Per candle, ah. So, ang kailangan naman sa per candle is mababaan lang yung low niya. Pag nababaan yung low niya, pullback yon. So, itong low niya, hindi nababaan ng next candle. Move natin dito. Hindi pa rin. Move natin dito. Hindi pa rin. Move natin dito. And yun. Nababaan to ng isang higher isang lower candle. So pullback na to, ah. So tuloy pa tayo sa taas, okay? Makikita niyo yung advance dito na structure. Ito hindi nababaan, ito nababaan, okay? So pullback. And tumaas na. So makikita niyo dito, ito yung advance na structure. Down, tapos up, tapos down, tapos up, tapos liquidity sweep. Which is yan yung pinakita sa atin. And dito yung break of structure niya. Nag-gets niya kung paano nag-switch into advance. Na-sweep niya yung previous liquidity nung market or yung previous pullback. Ito, ito yung previous pullback na sweep. Sige ito. Nag-gets niyo kung paano nangyari? Confuse. Question. Gets, okay. So, kuha tayo ng isa pang example. Ganito. Paano ka ba? Okay, sa bullish. Kakalito talaga to. Ayan, sa bullish candle. Si market is uptrending. Okay. Uptrending tong market na to. Ngayon, ang kailangan mo lang mahanap dito is nabasag ba yung low niya? Okay? Nabasag ba yung low niya? Hindi. Hindi. Tapos hindi. Okay? So, pag hindi nababasag yung low, ibig sabihin walang pullback na nangyayari. Kahit na ito is bumaba pa dito. Kahit color red to.
Hindi pullback yan. Bakit? Kasi ito yung high niya. Okay? Para maging pullback siya, kailangan mababaan tong low niya. Which is hindi nangyari. So, ang mangyayari dito sa structure na to is isang leg lang to sa market. Walang pullback na nangyari. Copy. So, iibahin natin yung scenario. Same lang. What if itaas ko to? Andito na yung panibagong high niya. Yan is a valid pullback. Kasi itong low ng high na to na break ng market. So, ganito naman ang itsura nun. Up, down, up. Nagets? So, bakit yung kanina hindi siya valid? Kasi itong dalawang candle na to, internal structure lang siya. Pero kung itong buntot na to, bumaba siya dito, then magiging valid pullback siya. Ganon. Up, down, up. Okay? So, nakukuha niyo na yung idea. So, tuloy. Since ganyan, valid pullback yan. And ito ay liquidity na. Valid na yung pullback na to ha. Tapos liquidity na siya. Itong structure na to is yan yung basic na higher high, higher low, higher high. Kung gusto mo mag-advance na structure, hindi pa to yung break of structure mo. Ang break of structure mo is yung bababa dito. Is kailangan niya ma-sweep to tapos umakyat ulit. Yun yung break of structure dito. Nagre-require siya ng liquidity sweep bago siya makalagpas dun sa structure. Yan yung advance. Kaya pag ikaw, isa kang trader na nag-i-structure ng advance at hindi mo alam yung basic, then malilito ka sa internal tsaka external liquidity. That's why pag nag-hop ka agad sa advance na structure, malilito ka sa advanced and internal liquidity. Nandito yon. Ayan. Okay, ito yung lower time frame na advanced. Tapos yung higher time frame is more on ano lang siya. Higher high, higher low, higher high. Pero makikita mo yung lower time frame na structure which is advanced siya. Pump, tapos liquidity. Pump ulit, tapos sweep yung liquidity, tapos confirm yung break of structure. And so on, paulit-ulit. Sa pag nag-pullback coach, yung weak na is liquidity. Yes, yung pag valid pullback, yung last low nun, liquidity yon. Kailangan yun i-take. Minsan hindi siya matitake pero dun talaga pumapasok yung liquidity. Nasa ba ako? Ayan. So, i-mark natin ulit to. Sige, magbigay kayo ng coin. I-mark natin. Huwag to. Para sa inyo galing. Favorite mo to na. So, okay, next time. Okay, ito. Sige, ito. Yan. Clean. So, dito na ako mag-i-start. Imamark ko lang yung pullback niya. Yung structure pullback. Structure pullback. So, ganito yung pullback niya. 1, 2, 3, tapos 4, 5. Tapos kailangan lahat to wala na. Bakit? Kasi kailangan para mahanap mo yung pullback niya, lumagpas siya dito sa high na to. Which is dito yung lumagpas. And so on. Okay. Nakita niyo internal na structure na to? Yan, nasa loob lang yan itong movement na to. Ito. Yung movement na yan, nasa loob lang yung mga candles na to. So, kung titignan mo siya, ganito yung structure niya. Yan, tapos ito. Tapos ito. Yan. Mas
mas clear. Coach, yung advanced na pullback sa lower time frame lang siya or nangyayari din siya sa higher time frame, yung advanced. Basic advanced, nangyayari siya sa lower or sa higher time. Ah, kapartner ng airdrops. Favorite ka ba nito? So yun, nakuha niya kung paano ko nakuha yung pullback. What do you mean, ano po gamit ko? Pag nasa internal coach, hindi maganda mag-entry. Hindi, dun papasok yun sa time frame mo talaga, kung anong oras ka talaga nagtitrade. Yun yung sa time frame naman. Kasi sa loob nito, let's say ito, 4 hours. Papasukin ko naman to sa loob. Alisin ko na to. Papasukin ko to, wait lang. 15 minutes. May structure na dun ng 15 minutes. Okay? Yan, may pullbacks din dyan. And ikaw na bahala kung paano mo siya imamark. So, magsimula ka sa baba, pataas, and so on. So, pag na-identify mo kasi yon, yung mga valid na previous low niya, yun kasi yung tinitake ni market. Let's say, for example, ito, tumaas, bumaba. Siya yung tinake ni market as liquidity. Okay, tapos yung mga valid ulit na pataas, another... Ito na naman. And so on. Taas ulit. Tapos yan, pwedeng i-take ulit ni market yan for future reference. So, itong leg na to, yan, makikita mo dito na ito hanggang dito is nag-internal lang siya. Okay. Sa isang leg na to, may internal structure siya. Meron din ako niyan dito. Ito, yan. Let's say for example, ito one leg. One leg ng structure, ha? One leg ng structure. Inside bar in this one leg candle. Ayan. Makikita mo, kung per candle yung pullback mo, may valid na pullback dyan. Pero kung structure siya, isang leg lang talaga yan. So, itong mga market na to, alisin mo na to. Meron tong structure sa loob. Up and down, yan. Tapos pullbacks, ganyan-ganyan. Pero lahat ng to is internal structure lang ng isang one leg na to sa higher time frame. Okay? But it has an up and down pullback inside, so it's called internal structure. Pero kung ikaw nakatingin ka sa lower time frame, ito makikita mo. Yan, may up and down siya ng pullback, tapos may... downtrend din siya, may uptrend siya, tapos nagkikreate din siya ng structure. Yan yung structure. Nagsisimula pataas, then tatapusin niya yung structure pababa, then start ulit pataas, and so on. Pero lahat ng nangyayari dito is galing lang siya sa loob ng isang leg na to. I hope na-explain ko ng maayos. So, kung babalik tayo dun sa ton, tapos 4 hours. Makikita mo na ito. Wait lang. Yan, ganun yung ginawa niya. One leg, second leg, third leg, fourth leg. Itong fourth leg na to. Yan, itong fourth leg na to. Yan yung internal structure niya. Yan yung buong leg. Same thing dito. Itong isang leg na to, yan yung structure niya. Pero take note ha, pag binaba mo to sa lower time frame, may mga pullbacks din dyan. Okay, may valid pullbacks dyan. May valid pullbacks din dyan. Lalo na per candle. So, any question? Suggest po ng trade up or site? Marami sir, merong Bybit, MEXC, Gate, OKX, depende po sa preference mo. Question dito sa pullback. Pullbacks. So, di ba, 4 hours to. Okay? Sa one day, ito ang leg lang nito.
Ibig sabihin, lahat ng nangyayari dyan sa one day is internal structure pa ng isang one day. How do you know na walang pullback dito sa one day? Pag pumunta ka sa higher time frame, wala talaga siyang pullback. Ayan, isang leg lang talaga siya. Okay? Internal structure lang yung nangyayari sa 4 hours. So yan, same thing. May mga pullbacks din dyan sa 4 hours, pero parang ganito lang din yan. May pullbacks, isang leg, pero may structure siya sa loob. Okay? One day, tapos may structure siya sa loob. Ngayon, pag pumasok ka sa 4 hours, dito sa one leg na to, may structure din siya sa loob. Kaya yung time frame is very important para malaman kung saan ka ba talaga nagtitrade. So, any question? Any question or confusion? Wala. Tuloy ko. So, example ko to. Example lang natin itong ton. So, dito tayo mag-start sa baba. Okay? From dito. Walang pullback na nangyari ha. Wala. Kasi ito yung pinaka-high. And yung low niya, hindi na babaan. Ito yung pinaka-low niya. Hindi na break. Okay? So, itong nangyari na to, per candle pullback yan. Pero hindi siya pullback sa structure. So, wala. Hanapin mo ulit yung next high. Ito yung next high. Okay? And valid kasi yung low niya, nababaan. Okay? So, ito na yung pullback. Tuloy. Next high ulit. So, hindi ka na maghahanap dito. Ang hahanapin mo is sa taas na nito, above na nitong candle na to. So, next high, hindi ito kasi hindi nabagsak. Ito. Okay? Nababaan yung low niya. So, ito yung valid pullback. So, take note ha, may pullbacks dyan sa loob pero hindi mo papansinin kasi internal yan. Kailangan malabasan niya tong high na to. Next, pinaka-high, ito. And nabagsakan yung low niya, okay? So, ang kukunin mo dito sa loob na to, yan, sa dami niyan, sa loob niyan, is yung pinaka-low. Ito yung pinaka-low. And wala ka nang gagawin dito kasi higher time frame ka. So, next high, ito, nababaan yung low niya, and so on. Ulit, next high, and nababaan yung low niya, okay? Ito yung pinaka-low. So, ano sa tingin niyo structure nito? Basic or advanced? Pag binuo ko tong structure na to, basic or advanced? Ang ganda lang pagkakaano niya dito. Sige, answer me. Basic? Advance? How about the others? Sure, basic? Some comments in this live were filtered to protect the community's experience. Actually, hindi ko na finilter yun eh. Inalaw ko nga eh. Basic internal, okay. So, i-mark natin. I-mark ko yung pullback. So, from dito sa low. Maganda kulay. Low, high,
Nakikita niyo ba? Okay, so yun na yung structure niya sa advance. Advance po siya dahil sinisip niya yung previous liquidity. So, sa, di ba ganito basic? Papakita ko sa inyo yung marking niya sa advance. Ganito siya. Yan lang, yung arrow lang ang kukunin mo. Ganito siya. 1, diretso na dito agad. 2, 3, 4, and 5. Yan. Yan yung pinaka-structure niya. Okay. Bakit hindi pa confirm yung boss dito? Kasi kailangan niya lumabas dyan para ma-confirm na break of structure. So, hindi pa siya confirm. So, nakuha niyo. Hindi po to Elliott Wave. Pullbacks and structure. Question dito. Sir, bakit ang tagal mo na wala sa TikTok? Na-busy eh. Na-busy. Eto, babalik na. So, nakuha niyo na to ah. Okay na to. Yes, pwede talagang POI yung liquidity. So, imagine this is one day. Okay? Tapos, na-capture mo to. Yan lang. Nag-shift lang siya sa liquidity. Diyan pa lang sa loob niyan, puro structure na yan, pwede ka nang makapasok and makasabay sa ganitong swing. Yan yung sasabayan mo. Dito short ka, dito long. Dito short ka, dito long. Kaya, nagsisimula tayo sa higher time frame. Kaya siya ginagawang magsimula ka sa higher time frame yung bias. Sorry. So, pag pumasok ako dito sa 15 minutes, maraming ganap dyan. May structure dyan, merong confirmation. Yan, yan, yan. Okay, ang dami ng pangyayari dito. So, kahit saan dyan, kahit saan area ka dyan makapasok, at ang SL mo nasa below nung one day na yon, masasalo mo lahat to. Okay, yung pag-akyat na yan, masasalo mo yan. Siyempre, it takes time kung may patience ka. Okay, and so on. Pag sa, etong market structure mo na to, pag nagawa mo to sa higher time frame, aabang-abangan mo na lang siya. Okay? So, ito alam mo na dapat ang next na gawin niya is umakyat dito. Okay? So, dapat dito pa lang pwede ka nang maghanap ng long opportunities. Sure na ba na akyat yan? Hindi pa. Kasi pwede naman siyang bumaba ulit. O pwede siyang kumuha dito ng order block. May structure ako dito. Nakalimutan ko lang. Ito. 4 hours. Ayan, makikita mo yung ganda nung reaction ng market. Liquidity shift, tapos yan ulit. Shift ulit ng liquidity. Tapos pwede siyang bumalik-balik dito sa area na to. So yan, nag-create siya ulit ng another liquidity. Pwedeng din na siya bumalik sa order block, pwedeng bumalik siya, pwedeng sa liquidity lang, mag-sip, tapos umakyat na ulit. Pero at least yan yung POI mo sa 4 hours.
So, kaya yung siya ginagawang POI kasi pag tumama dyan si market, magko-confirm ka sa lower time frame. Pag sa lower time frame, wala ka nakitang entry, bumalik ka sa 4 hours, mag-antay ka naman dito ulit. Pag dito wala ka nakitang confirmation, mag-antay ka dito ulit. And yung structure na yan, mahabol mo si market hanggang umakit siya sa dulo. Kasi nasimulan mo na siya. Parang yon yung sa ton kanina, sa one day. Pag na-mark mo yon, ito, ng one day, yan, makakasunod ka sa galaw ni ton. Okay, masusundan mo yung internal structure niya, lahat. Internal structure. Ito rin, meron. Gulo, diba? So, any question? Pag nag-close below ng liquidity choke na siya. Ito yung change of character nito, ha? Ito. Dito siya kailangan mag-close. Ayan, yung previous pullback. Yan, yung black na yan. Yan yung kailangan niyang ma-hit kung gusto niyang mag-change of character. So, sabihin natin, itong market na to is, nag-create siya ulit ng ganito. Umakyat, bumaba, tapos sinip niya. Okay, nandyan ulit. Then, itong choke mo, ililipat mo na siya dito. Sa previous pullback. Yan na kasi yung previous pullback. And, ito na yung bagong high. And so on. Ganon, nasusundan mo si market. Hindi ka namuhula. Sa pullback ng basic, tama ba, coach? Galing ba, ayos, gets? Yan, sa lower time frame. Basta pag nakuha mo yung higher time frame, itong peak niyan, kahit sang peak ng higher time frame, ito or ito, makakasabay ka sa lower time frame. Sasabay mo yung pag-akyat and pagbaba. Ano bang emotion meron ka? Hindi, joke lang. So, majority kasi dito pumapasok dyan. Pag ikaw buwaba ka agad sa 15 minutes or sa 5 minutes, kaya siya madali ma-SL kahit long position or short position tapos nakakross ka, walang SL. Mabilis siyang ma-SL. That's because nandito ka sa loob. Nasa internal ka. Kahit naka-cross ka, long or short, kaya ng funds mo, kayang-kaya ka i-liquidate. Basta nandito ka sa loob. Imagine dito ka pumasok sa boss, hinabol mo. May pa-heart si Jay, oh. Thank you. So, eto, wait lang. Explain na natin to. So, eto yung understand, eto na yung structure. Understanding ng higher time frame sa lower time frame. By the way, may questions ba kayo? Speak or forever hold your peace. I-explain ko to ng lower time frame, higher time frame, and entry. Hi, L. Hello. Nakakuha ka idea? Sure, ah. Kaya i-apply, ah. Baka pagtapos nitong live. Maglaho lahat. Parang siya. So, tuloy ko na. Wala ng question. Yes, sa upload ko to. Hindi pa to yung overall na higher time frame, pullbacks, tsaka structure. Sobrang lawak kasi nito. So, ito muna for the meantime. Meron po sa Telegram. So, tuloy natin. Note, okay? A lower time frame change of character does not mean a reversal from a higher time frame. Okay? Pag di ako maka-enter ng isang araw, pa-isa akong gagawin. So let's say for example dito. Ah, dito na lang. Mas maganda yung sa chart. Ito, since one day to, lahat ng nandito, dyan,
dyan. Basta lahat ng high na yan na may bumaba. May change of character yan sa lower time frame. Okay? Pero kung magigets mo to, a lower time frame change of character does not mean a reversal from a higher time frame. Ibig sabihin, pag nakakita ka, eto, nag-change of character yung lower time frame mo, hindi mo pwedeng targetin yung pinaka-low. Kasi hindi naman siya reversal. Nagpo-pullback lang siya. Gets? So, a lower time frame reversal is a pullback from a higher time frame. Bakit hindi mo pwedeng targetin yung low? Kasi pag nag-reverse na yung lower time frame, sa higher time frame, pullback lang siya. Hanggang dito lang din yon. Lalo na bullish yung market, uptrending. So, yun yung example ko kanina kay... Kanino ba yun? Ordi? Ito. Let's say dito, tumama si market. O yan. Higher time frame PO, ayan. Hindi ako pwedeng mag-short dyan tapos targetin ko yung pinaka-ilalim. Hindi. Kasi baka nagpo-pullback lang to sa market. Sa higher time frame, baka gumanto lang siya. So, hindi mo siya pwede targetin ng pinaka-ilalim. Kasi take note, nasa loob ka lang ng lower time frame. Okay, so tuloy. A pullback from a higher time frame is a downtrend structure in lower time frame. So, merong instances na pag nag-pullback yung higher time frame, sa lower time frame, downtrend na siya. Nagpapakita siya ng downtrend. Pero sa higher time frame, nagpo-pullback lang si market. Ganon yung lakas ng effect ng higher time frame. Kaya kahit, kunyari, nakashort ka sa higher time frame, nandito ka sa dulo, at nakikita mo sa lower time frame, nagbubullish si market. Parabolic, pataas. Huwag kang kabahan kasi yung higher time frame mo, downtrend. Diba? Pag umakyat sila ng sobrang bilis, kinakabahan ka. Pero kung galing ka sa higher time frame, hindi ka kakabahan kasi nga, bullish siya. So, tuloy. Etong dulo na to, yan, yung mga peak na yan, peak high, peak low, dyan magaganda pumasok pag na-identify mo yan sa higher time frame. Kasi masasabayan mo siya basta tama yung bias mo. Proper entry SL, then masasabayan mo yung pinaka leg nun, yung structure yan sa one day, kung gaano man siya kataas. Okay? So, ayan, yung first is yung identify your bias up and down. Bias mo muna. Kunyari, pumunta ka sa higher time frame. Depende sa higher time frame nyo. Kung higher time frame nyo, 4 hours, 15 minutes, up to you talaga. Depende yun sa time frame. First, identify mo muna yung bias mo. Yes, effective to sa Forex. Next is, plot your market structure. Ito na yon yung pag-plot ng higher high, higher low. Yun yung market structure. Para malaman mo, si market, nasan siya currently? Okay? Ganito yon. Kunyari, si market nandito, okay, na plot mo, then goods yan for long. Pero kung nandito na si market, nasa peak na siya, tapos ilolong mo siya, then medyo, ano na yan, 50-50. Kasi pwedeng mag-turn na siya into reversal. Hanapin mo kung nasan siya currently. Pag na-mark mo yung structure, hanapin mo kung nandito ka ba sa gitna, nandito ka ba sa start pa lang ng wave, pataas, or nandito ka na sa peak ng market. Okay? So, yun yung mga things for consideration. So, dito nakita ko na mababa na si market and pataas. Pero sa higher time frame to, baka nagpo-pullback lang siya ng pababa. Like ganito. One, two. Ulit. 1, 2, 3. Baka nagpo-pullback lang siya bago siya bumaba dito. Diba? Pero sa 4 hours, bullish na bullish siya. Bullish yung reaction.
Yan yung mga things for consideration. So, doon tayo sa reaction ng market. Saan siya madalas nagre-react? Pero dito naman tayo sa ano. Okay na pag-plot mo ng market structure, ha? Nakita mo na yung structure, basic ba or advanced, sa higher time frame and lower time frame. Then, mark your point of interest. Let's say, for example, ito. Na-mark mo na siya dyan. And dito sa peak, nakita mo na si market is pwede na siya mag-reverse. Or, na-break niya yung change of character ng lower time frame. Then, yun. Pwede ka nang mag-plot ng point of interest mo. Pag sa yung point of interest, doon ka lang interesado mag-trade. Pwedeng dito sa liquidity, dyan ka mag-short, pwedeng pag tumama sa POI mo, okay, tapos yun lang yung target. What if tumama sa liquidity sa POI mo, pero wala siyang confirmation na short? Then, wag mo nang ituloy. Pag ikaw unsure ka sa setup mo, unsure ka na iris yung pera mo, then ibig sabihin lang, hindi mo siya dapat tinetrade, hindi mo siya dapat tinake. Kasi unsure ka na eh. You sure nga eh, na pumapalpak pa eh, paano pa kaya yung unsure? So, discipline na yun papasok. Unsure ka na sa setup mo kung tataas or bababa, then dapat hindi mo na siya tinake. So, clear? Any question? Coach, paano makakaiwas sa kapag in-invalidate yung chalk? Sa confirmation talaga, malalaman mo sa confirmation pag yung chalk niya is nang fake lang or hindi. Actually, yes, ginagamit ko tong pullback and pag tumaas yung market, hindi mo siya hahabulin. Katulad dito sa wild. Nari dito. Ayan o. Inaantay ko yung confirmation niya bumaba kasi naiwan. So, market siya ulit. Ano ba? Ayan, nandito yung entry ko. Dito ako nag-abang kahit umaakit siya dyan. So, yun. Tinapik naman niya. Tapos, tinapik niya tong up na to. Meron pa ako sample eh. Ito, yan. Sa gitna talaga to yun, no? Yan, sweep lang yung ginawa niya dito. O, sweep. Tapos yun. Down na ulit. Tapos sa neckline, syempre. POI din yan. So, pasok dyan. Tapos dito, bandang taas ulit. Take profit dito. Ganun lang. Makikita mo na badminton siya. Maraming opportunity. Hindi lang pullback. So, let's say for example, ito, VRA. 4 hours. Ayan. Valid ah. Yung neckline patterns lang yun. Valid. Order block, tumama si market. Okay? Which is strong yan ah. Yung ganyang reaction, pwedeng tumagos yan pataas. So, magko-confirm tayo sa lower time frame. 15 minutes. Ayan. Ang kailangan mo lang mahanap dito is si market, hindi siya lumabas dun sa pinaka-high. So, pwede pa siyang tumama ulit dito. And isip niya to. Then, makikita may reaction. Ayan. Hopefully, pag tama niya dito is dumare-diretso siya pababa and ma-break niya to. Kasi pag hindi niya to na-break, then most likely, aakyat to pataas. Kaya ka nagko-confirm. Kaya tayo bumababa sa lower time frame. Kasi pag umakyat yan sa taas or lumagpas siya dito, babalik ka sa 4 hours. Hahanapin mo yung next na pupuntahan niya. Saan yung next na pupuntahan niya? Pwedeng dito. Diyan. Ay, sorry. Tapos na pala yan. Dito. So, dun ka ulit mag-aantay. Sa tuwing tumatama siya dun. So, any question? I hope clear, no? Go. Question.
bago pa ako magsalita ulit. So far yun lang naman sa pullbacks. And structure. Pag nalito kayo, ano, ulit-ulitin niya lang. Magigets niya din yan. Mahirap talaga ma-spot, lalo na nung nag-i-start ako after ituro ng coach, tapos mabubuksan ko yung market. Let's say, for example, magandang market. Bigyan niya ako ng magandang market. Selo, USD. Nari yan. Once na makita mo na siya dyan, hindi mo na alam kung paano gagawin or paano mag-i-start. Which is normal lang naman yon sa mga starters. Hindi talaga nila ma-absorb ng isang bagsakan. Pasali sa code. Pasok ka lang sa Telegram, sir. So, any question? All good sa ba? Bigyan mo akong market. Bigyan niya akong market. Ayaw niyo ito na lang. Okay, let's say ito. Di ba nag-pullback? Nag-pullback ka na sa market. Let's say ito. 1, 2, 3, 4, 5. I'm ready for which I see. Okay. Ipalagay lang natin, magre-reverse dito si market sa order block. Ito yung TP1, yung mga pullbacks lang din. TP1, TP2, and TP3. Okay. Ngayon kung ang target mo, TP3, huwag kang matakot pag si market tumama dito, tapos nagre-react. Kailangan talaga yon. Huwag kang kabahan. Kasi diba, let's say for example, sure ka na sa setup mo, bumaba siya dito. Gusto mo na siyang kunin, kaso iniisip mo, pwede pang makuha yung TP2. So, ayaw mo siya kunin. Ngayon, nag-react si market. Which is kailangan talaga. Dito mo siya ita-take profit instead dito. Okay? So, tapos after mo i-take profit, syempre, tatago si market. Kukunin niya yung TP2. And so on, magre-react ulit siya sa TP2 kasi maraming liquidity dyan. July 13 yan. Nabuo na yung liquidity dyan sa area na yan. Also, valid order block pa yan. So, malamang magre-react talaga si market dyan. Tapos, bababain niya yung TP3. Minsan, TP1 lang makukuha niya, TP2 or TP3. Ganun talaga. So, babain natin sa lower time frame, 15 minutes. Ito muna na example. Hindi ko na sinama ito, internal. Okay, so yan. TP1, TP2, TP3, and yun. Kada kuha niya yan, magre-react si market. Yan, react pataas, tapos yan. Ah, example lang, need mo na i-exit, yung katulad sa Notcoin. Ano yon? Binabasa yon. Yan, let's say for example, yan. Order block. Valid. Tapos nasa lower time frame ka. Yan. Dito pa lang makikita mo na hindi na niya re-respect eh. So, dapat dito pa lang, tapos nandito yung stop loss mo. Ganito, yan. Let's say, pumasok ka dyan sa order block na yan. Andito yung stop loss mo. Dyan pa lang makikita mo na hindi na siya magre-respect ng PA. So, bago pa ma-hit yung stop loss mo, i-close mo na dito para at least kahit stop loss na protektahan mo. Pero more on ano yon, yung para malaman mo kung mag-iiba na yung trend. More on price action yan or kailangan mo talagang basahin. Ito ata yung sa Notcoin na yan. Clear naman siya na downtrend. Pero makikita mo kasi yan. Makikita mo sa candle. Pag nagbasa ka ng candle, hindi makababa. Hirap makababa. Una pang na-break yung high. O yan. Una pang na-break yung high.
So dun pa lang, alam mo na si market is hindi talaga siya willing bumaba. Pero sa next na baba niyan, magiging malakas yan. For sure, bababa to ng malakas. O yan ha. Gem na yun. Hanapin niyo lang yung pick niya, tapos pumasition kayo. Malakas yung baba niya na next. Yan. Also, may liquidity void pa dito. Pa-check po BTC. So, wala nang question dun sa pullback. For sure, marami nag-short talaga dito. Tinuloy nila to ng short. Yung nakita nilang ganyan, itutuloy nila yung short. Tapos, pwede nila kunin to as order block. Tapos, isu-short din nila. Hindi yun mangyayari. Nagpo-pullback lang yung higher time frame. Kaya nga ako nag-long dito sa wild. Aabangan nyo yung red na ganun para makapasok kayo. Sa wild, sa mafia. Diba, dire-diretso. Aabangan nyo yung red na ganun para makapasok kayo. Kasi si BTC, konting bagsak lang sa alts. Sobrang laki. Ano po platform nyo sa pag-trade? Ayun, ongoing. Siyempre, pagdala naman yung trade ko dyan. Kasi nakalong lahat. So, yung mga naka-short ko, meron din na SL na. Yan, waiting. May mga naka-short din ako, pero na SL na. Trading view po ito, more on charting. Sa exchanger po, may pin, ano, Bybit, okay, Bybit, Bybit, Gate, or Binance. Nakuha ko yung long coach kasi nahagip yung stop profit ko. Strong yan, makikita mo yan sa higher time frame. Diba? Walang red na nangyayari. Ang dami na naman magpukuhang pera si Mark. Lalo na yung mga naka-cross. Etong XRP. Sorry, ang kalat ha. Ito yung last live kasi namin. Okay, inabangan namin dito si XRP kung magsho-short na siya. Kasi sa market, sa lower time frame, nagpapakita siya ng downtrend movement. Pero hanggat hindi lumalabas tong malaking red candle na to dito, hindi siya magda-downtrend. So, bumalik tayo sa higher time frame, tapos dito ulit tayo mag-aabang. Okay, so abangan niya siya dyan. Kung magsho-short siya, makikita niya sa price action. If not, umakyat ka dito, dito ulit ka mag-aabang. Pero instead na inaabangan mo yung short niya, antayin mo na lang yung pullback niya para makalong ka. Ganon. Okay, ito yung mga inaabangan natin para maka-short. Which is dahil bullish yung market, tanggalin niya na. Ang abangan mo, bumalik siya dyan, tapos ilong mo. Yan, huwag kayo matakot mag-long, basta may position size. 11:55 na. Box na tayo, recorded naman to eh. Para hindi masyado mahaba yung papanoorin niyo sa YouTube. Mababoard kayo pag 2 hours eh. 1 hour and 23 minutes. All goods? Nalita. Recorded naman to, send. Clear ba? May nagets? Pwede nyo na ako pakitaan ng mga application nyo bukas sa Telegram. So sa ganitong bullish na market, halos lahat nagliliparan. Panoorin nyo sa YouTube yung how to catch the bullish peak. Paano nyo malaman kung nasan yung pinakadulo? Let's say, mag. May mag ba dito? Ayan, mag. Ay, pangit. Wala siyang information, diba? Add layer. Ano na to? Ayan. O, diba bullish? Hanapin mo kung saan siya pwede mag-reverse. Yan. Pwede yan mag-react dito. Yan. Pag natapik niyan, pwede siya mag-react dyan. Next dito. Makaka-ano ka dito? Makaka-trade ka ng short term.
Laging may reaction yan. Posibleng wala. Okay, so ganun na. Pag bullish yung market, panoorin nyo sa YouTube yung How to Catch the Bullish Peak. So once na matap niya yan, pwede ka dyan mag-confirm. Magre-react lang yan konti, pero makaka-profit ka dyan. So far yun lang. If wala na kayong question, message nyo na ako sa Telegram. Pag may confusion kayo dito. Tsaka mag-comment kayo dito sa YouTube pag may di kayo nag-gets. Kasi marami nagbabasa na na. Okay? Okay. May natutunan? Clear? Welcome! See you ulit sa next. Mag-a-update ako sa Telegram. Trade muna ngayong gabi. CryptoChamp Trader. Welcome, Tata. Ako talaga magpapayaman, hindi kayo. Skip na. End ko na to. Thank you for watching. Sana magpalduhan kayo this week. See you sa TG.